Banner Story. Balik po tayo sa Banner Story, mga kababayan, sa ating oras na 7:37. At tayo po ay nasa araw po ngayon ng ang bilis talaga na panahon. Webes. September na. September 1. Mm-hmm. Grabe. At malapit na tayo mag-anniversary. September 9. Saan tayo? Dito na lang sa baba. Palay ko sa may pantry. Sa may pantry. Wow, exciting! Cruz, Jake Malarazo. Banner Story. Banner Story. 6 years na, di ba? Six years na. Anyway, mga kababayan, so, kung kayo po pero may... Pero tayo, nakailan taon na tayo dito? 4 years tayo, na tayo. Dalawa lang yata. Hindi, ano tayo? 2012 tayo nung December. 2012 ba tayo? 2013. Bila na gano'n, mag-flashback. Flashback. At ako naman, 1 year lang. As head. Ako rin po, 1 year lang po. Eh, nakita naman nila. Wala rin pinagbago. Uy! Arlene actually, may chismis. Alam mo si Tito Bobby, yung makeup artist natin? Oo, ano sabi? Nung minsan, nung ano, nakaraan, natagal niya ako hinintay sa baba. Mm-hmm. Nakipagkwentuhan siya doon sa mga kapwa niya, bagets na ano, na tawag nito, mm-hmm, na security guard. Sabi ng ganun eh, kung di dumating dito si Boss Jake Madarazo, sabi niya ganun, kala niya sarado na raw ang radyo. Wala pa rin. Sabi niya, direct ma'am. Sabi, ganun na daw sa kanya, direct ma'am. Nagkwento sa akin yung security guard. Alin ba yun yung gwapong security guard dyan? Yung mga bagets din. Na hindi mo alam kung saan nakatingin. Ganun ba yun? Basta lagot ka, boss. Mag ganun. Sinabal, yan ang best guard ko. Pag umaga, pag hindi ko nakikita yan. Ha? Kaya alam, mukhang ano, mukhang eto na naman. Pag narinig na naman ito. Merry Christmas! Patay na naman tayo. Pag narinig na naman yan, ako Diyos ko po, eto na nga labanan. Sige, let's freshen up. Marami yung sa inyo na nata-traffic ngayon. Ang pinakamaganda nangyayari, wala ho tayong sunog na nireport ngayon. Meron ho tayong aksidente. Kanina may nasa Gasan namatay. Meron din tumalon doon sa may Marcos Bridge. Diyan sa may papunta ng, ano, ng Mariano Marcos Highway sa may Marikina. Pero isang riding in tandem lang na balita natin. Diyan sa may yung nireport ni Ricky Brosas kanina. Tahimik ang mga polis. Alam mo kung bakit? May National Crime Week eh. Uy, darating doon si Bato, pero si Sueno, ang DILG Secretary, nando doon na sa Quezon Memorial Circle. In the meantime, alam nyo mga mabay, wala rin ho tayong sabi nga natin, walang lindol. Wala akong lindol na na-monitor ngayong magdama. Pero na lang yun sa New Zealand. Ha? Wala rin ho tayong mga sabi nga natin eh, disgrasya sa mga sasakyan, barko o kaya aeroplano. Ha? Walang sunog, mga kababayan. Walang sunog. Ang problema lang, nandyan pa rin ang traffic. Yun ang mabigat sa akin. At bukas, abangan ninyo ha, bukas nandito sa opisina natin, live, mga kababayan, si MMDA Chairman, Tim Orbos. O, nag-yes daw agad eh. Nag-yes agad. Takot sa'yo kasi. Hindi Thomas Orbos. Kaibigan Tim Orbos. Kaibigan ko yan. Ayan, pero ang mas kaibigan ko, yung kapatid. Si Oscar. Si Oscar Orbos. Anyway, mga kababayan, so itong September 1 hanggang December 25, will this be a happy Christmas sa atin? Tingin mo. It will be a happy Christmas. Ako naman, ano eh, bawat Christmas. Yung mga empleyado ng gobyerno, the happiest Filipinos. Oo. Eh, ang mga empleyado ng Radyo Inquirer, the happiest empleyado, hindi pa rin. Walang happiness. Hindi, may happiness din. Meron ba? Meron happiness. May happiness. Ricky Brosas, good morning. Siguro, sasabihin natin, pagdating nitong bear na ito, mga kababayan, eh, anong nasa isip natin? Di ba? Yan ang siguro gusto ko itanong. Are you happy with the way na ika nga sa ngayon, huy, takot na yung mga kriminal. Baligtad, ano? Takot ang mga kriminal ngayon. Dati, matagal. Naalala ko yung sinabi ni Duterte. Pero alam mo, kung tutuusin, ano, yung tatanong kung sinong biktima dito sa war on drugs na to, lahat naman tayo eh. Biktima dito. Siyempre, eh. Yung lipunan biktima dito, are we going to allow them to just, ano, dictate yung ano, takbo ng gobyerno natin? They're already in government, di ba? In the barangays. Mm-mm-mm. Alam mo, pero doon sa sinabi ni Cayetano kahapon, that was shocking to me in a sense. Sabi niya, alam niyo mga kababayan, nung Aquino administration, nung iba pang mga administration, ang namamatay ho ay 34 to 45 people daily. People. Ha?
Alin, ha? Crimes related to drugs. Araw-araw, 34 hanggang 45 na mga Pilipino namamatay. Roll ko sari, ha? Ito, ang mga namamatay, mga biktima ng mga drug addict. Di ba? 34 to 45. Sa napakatagal na panahon. Lagi na lang mga biktima ho ng drug addict yung mga namamatay. Ngayon tong panahon ni Duterte, ang namamatay ho yung mga drug addict. Tapos sabi, 18 hanggang 25 sinasabi. So, kailan ba? Kailan ba? Ngayon lang. Ngayon lang daw ho mga kababayan. Sa panahon natin. Na dati, puro biktima ng drug addict ang namamatay. Ngayon naman, yung mismo mga kriminal na drug users o kaya drug pusher ang namamatay. Tama ba yun, Raul Cosari? Diba? Ganun na nangyayari ho ngayon. And at kung akin, may mamatay man noon na drug addict at the time, yung malinaw talaga na parang onsihan, oo, sila-sila diba? Lang, di ba? At napapansin mo ngayon yung mga krimen na inakit ng bahay. Ha? Yung mga krimen na nire-rape ng kung sino-sino, maski lola nire-rape. O di ba, yung mga bata na kung ano-ano. Parang ngayon eh, hindi ba nire-report yun? Wala ba talagang report na nangyayaring ganun? Lumilitaw tuloy yung mga kababayan na talagang drug-related yung karamihan ng mga krimen natin. Drug-related yung karamihan ng mga krimen natin. Kaya, sabi nga natin, ngayon pong on the run, itong mga users na ito at itong mga drug addict na ito, mga kababayan. Ang sinasabi po ni Senator Cayetano, ngayon lang, si Buchanco wrote me an email, sabi niya sa akin, alam mo, yung sistema natin ng mga nakaraan, yun ang ano eh, yun ang sinamantala ng mga kriminal, Arlene. Corrupt. Kinorap nila lahat. Oo, diba? Alam nilang corrupt, in-improve nila. Correct. Oo, in-expand pa nila. At ang masakit doon, ang masakit mga kababayan, eh mismo mga otoridad na ang involved sa krimen. Oh. At hindi lang po yun, ang pinakamasakit pa sa lahat, ang nagpapatakbo, ano man tawag nito, parang local supermarket. Local supermarket sa mga distrito ng pulisya. Ang may-ari ho ng supermarket ng droga ay mga pulis. Di ba? At si Kapitan, bigla, kilala niya lahat yung mga drug addict sa lugar niya kasi mga bataan din. At alam niya na mga bata ng pulis yun. Yung mga pulis na ika ngay retailer. E isipin niyo mga kababayan, wala akong problema magnegosyo yung mga pulis. Pero sana kung ang ininegosyo nila ay halimbawa pork bun o siopaw. Pero ang problema mga kababayan, shabu. Yung shabu po mga kababayan ay talagang, sabi nga natin, kapag may amats ka na sa iyong utak, wala na akong makakagaling sa'yo maski na mental hindi ka na pwedeng pagalingin yan. Yun po ang mahirap na sitwasyon ho natin mga kababayan. Ang binebenta ho ng mga pulis, mga kababayan, yung mga at mga protector nila, ay yung nakakasira ng utak na shabu. At ang kanilang mga runner, mga kababayan, yung mga pedicab na yan, yung mga nasa bilyaran, mga sa tindahan, yung mga maliliit na tao na bumibili ng paborito ng aming si Erwin yung Makatangay, yung tinatawag nilang sekator. Sabi naman ni Arlene, kator si dati. Kanina nga nag-good, hindi, syempre inano nila yan. Eh. In-update na. In-update nila, parang yung pare, erap, yung mga gano'n, ano binaliktad lang. 14 pesos lang ba ang isang bili nun? 14 yung kalahati yun ng, ano, ng sachet. Mas maliit, mas... Yun ang bilihan. Bilihan. Kaya hindi nyo napapansin, pag nahuhuli yung pedicab driver, o yung mga napapatay ng mga maliliit na tao, di ba, Raul Cosari? Pag nahuhuli, ang dalang pera, 200 lang. Paano pambili yun? Nung araw kasi diba, po, hindi ka makakabiyahe kung wala kang 3,000. O kaya nga, ganun ba yun? Nung araw yun. Oo. Kaya, ngayon, ang ibig sabihin ngayon, masyado na pong marami ang bumaba supply. Ang presyo. Pero ngayon, mukhang tumaas na naman. Grabe, ewan ko ako, may maglalakas loob magbenta ngayon. Ha? Sabi nga natin. Meron pa rin, di ba? Mag-feedback nga kayo sa amin. Ang problema ho natin, mga kababayan, ay bumaba na ho yan sa pinaka-barangay. Pati mga bata, alam na yan eh. Alam mo, parang diba? Na to, I'm sorry to say this, diba? Sinasabi nga nila nung araw, diba? Pag ang in-check, sabi nila gano'n, pag nagbenta ng drugs. Volume na. Parang gano'n ang nangyari. Yung parang candy no na, diba? Parang taho, presyo lang, diba? Ang mura-mura. Na hangga kaya nga afford hanggang sa mga estudyante. Kaya nga sinasabi ko, Arlene, ang sitwasyon ngayon, eh kanina may nireport si Ricky Brosas eh. Isipin mo yung pinatay, ha? Yung pinatay ay adik yata, di ba? Ang pumapatay ay apat. Kasi yung apat na, dalawang nakamotorsiklo ng parehong riding in tandem. Ibig sabihin, hindi ho police operation yun, ha? Talagang pinapatayin ho yung tao na yun. Alam nyo kung bakit. Kaya po ganun, dahil police asset yun. Isa yun sa mga distributor ng droga ng pulis na kilala siya.
Kaya nangyayari doon mga mapayan. Binuburo nila yung kanilang mga truck. Mm-hmm. Kaya ang nangyari eh, kahapon nilabas natin yung update, di ba? 900 ang napatay na sa police operation. Pero ang mga namatay sa non-police operations, mga kababayan, 1,400 yata, 1,200. Ito po mga kababayan, ito po hindi vigilante, kiling paniniwala ko, Arlene, hindi vigilante sa tingin natin yan. Hindi vigilante. Yan po yung mga police na pinapatay nila yung mga taga-benta nila. Kasi sila'y papangalanan, sila'y susumbong. Lumalabas tuloy, may dalawang listahan. Mm-hmm. Yung listahan na napasa kamay na ni Pangulo, di ba, nagpangalan na siya ng mga pulis, di ba? Kaya nga nagpuntahan sa Camp Cramet, di ba? Sinermo na ni Bato, di ba? Pero meron pang hindi kasama dun sa listahan. Mm-hmm. Kasi yung list na sinasabi ko yun na nasa akin, tinignan ko yung mga nag-report dun sa sa Crame. Konti yun eh. Ang dami nung nandito doon sa listahan. Pero ang nakalagay doon, kaya hindi ko binabanggit ang mga pangalan, for verification. Mm-hmm. For verification, ito siguro yung mga involved doon sa protection, mm-hmm, sa killing. Ano. Pero ang pinagtataka ko, marami doon sa listahan ay nasa Quezon City Police District. Alam natin na nandyan yung sentro eh. Nandyan yung sentro, doon nagsimula, di ba? Mm-hmm. Nainggit nga lang yung iba dito sa Metro Manila eh. Dati nun pa ninja. Pati region. Pa ninja. Eh, in-expand nila, sila na talagang nag-operate. Mm-hmm. Merong dinala sa ano eh. Merong dinala sa ARMM, di ba? Doon sila tinapon. May gisandaan yun. Hindi, actually, 88 lang. 88. Dinala sila ron. May sumunod pa. Yung buong side dinala eh. Oh, eh yun, talagang mga operator sila eh, based on the intelligence information. Mm-hmm. Bakit ganun lang ang nangyari sa kanila, nailipat lang ng ng posisyon, di ba? Mm-hmm. Pwedeng magpahinga yan for a while eh, pero yun na yung negosyo nila, nakasanayan na nila yun eh. Di ba? Sabi nga ni Bato, huwag kayong magmaang-maangan sa akin, nalalaki ng bahay niyo, ha? Pero please, mga kababayan, ang produkto ninyo ay nakakasira po ng utak. Yung mga iba niyan, yung mga taxi driver na kausap natin, yung ibang security guard, alam mo, umiinom sila niya. O kaya to, nagtitake sila niyang shabuni. Alam mo kung bakit? Para mawala yung antok, di ba? Para daw tuloy-tuloy yung nagko-call center. Yan ang ginagawa lang. Hindi nila nalalaman, mga kababayan, nasisiraan sila ng bait niya. Yan ang mabigat po ron, mga kababayan. Yan kaya sinasabi ho natin, sobra na po talaga ang tindi ng nangyayari. Kaya ang tanong ko nga sa sarili ko, Arlene, ito lang eh. Ang sarili ko eh, nakakailan na ba? 900 ang patay, 1,300 yung mga 2,002 na, di ba? Aabot pa kaya sa Pasko? Ikaw naman, no? Wala na. 6 months, kung 6 months hanggang December, di ba? Pero parang may hindi napansin na statement si Pangulong Duterte nakaraan. Sabi niya ganon, this is a campaign that I will continue until the last end of my term. End Grabe. Of my term, di ba? Mm-hmm. So, ibig sabihin siguro magpa-progress ito, di ba? Grabe. Kailangan pacing din naman yan. Hindi naman hanggang end of your term, ganito, bulagtaan araw-araw. Hindi naman siguro ganon. Pero kahapon, pace by pace yan. Kahapon may dalawang nangyari na ika-importante malaman din natin. No, ha? Number one, yung kay Bato, may sinabi siya. Isa raw Supreme Court Justice ang tumanggap daw ng threat mula sa isang drug lord na nasa loob ng Bilibid. May appeal ba? May appeal. Madali namang i-identify yan. Sino yung may appeal sa Supreme Court? Yun, dali yung kaso raw nandun. Oo, di ba? Kasi nasentensya, pag mapupunta ka sa munti, pag nasentensya ka na. Naalala ko yung sinasabi ni Bato eh. Sabi niya gano'n, di ba? But what can we do? Hindi naman namin pwedeng huliin, nahuli na. Mm-mm. Hindi naman namin pwedeng ikulong, nakakulong. Nakulong na. Hindi naman namin pwedeng kasuhan dahil convicted na. Oo. And may appeal pa. So anong gusto mong gawin dyan? Alam nyo ako, tatrahin nyo, alam nyo na kung anong gusto mong gawin. Alam nyo na ang gusto gawin. Alam nyo na. Tapos kini. Kailan nga ba darating si General Balutan? Teka mo na, boss. Kailan ba darating si General Balutan? October. Oh, malamang may mangyari na yun. Bigyan nyo ng mainom. Ganun ba yun? Huwag niyo initin ang ulo ni Balutan. Grabe, baka mag-aal sa Balutan kayo. Na ika nga, nakakumot na paglabas niyo na yan. No, but anyway, magkakaroon ng riot doon. Yun ang isa sa mga... Huwag naman Balutan agad, riot yun. Yun ang isa sa mga lumabas na mga issue kahapon. Pero meron pa isa. Ito yung nakalagay sa Philippine Star Union ngayon, sa kahapon na monitor ko rin. Meron daw dalawang staff si Dilima na ika nga nag-issue ng affidavit. Ang pangalan ni isa si Jonathan Caranto sa isang Edna Obuyes. Dati raw receiving clerk saka
Eh pagkatapos daw eh meron daw millions of pesos daw sa mga accounts nila. Yun nga 'yung sinasabi ni Aguirre. Kaya mo gusto makausap sa Aguirre. Ito naman. Gusto mga personalidad sa Bilibid. Kasi Espinosa gagawin daw witness. Gusto natin malaman kung totoo 'yun, di ba? Tapos si ano, tawag nito, kung merong isang drug personality na dinidikit sa pangalan ni Senator Leila De Lima, ito 'yung si JB Sebastian, ano? Alam mo ba 'yung personalidad nito? Melvin na pangalan. Oh, alam mo ba 'yung personalidad nito? Mukhang ano 'yan eh, pabalik-balik 'yung para nang maproteksyonan ng sarili niya. Hindi rin sigurado dito kung may totoo ha, kung totoo. Kung may babaliktad kay De Lima sa mga nakatransaksyon niya na drug personality, wala nang iba kundi ito si Melvin. Si pero alam mo, pinatawagan ko ito sapagkat iko-congratulate ko lang ito ha. Kasi never in the history of our country, ito tandaan po ninyo, never in the history of our country na nagka-problema ho yung libo-libo natin mga kababayan sa Saudi Arabia. Inutusan siya ni Presidente, sunduin mo. At hindi siya umalis hanggat hindi umuwi yung mga unang batch na mga papauwi. Isipin mo, mga kababayan, na nangangalkal na ng basura ito mga ito roon. Dahil hindi binabayaran ng Saudi Oher. Ilang taon na silang naroon. Correct. At sinasabi nga natin, mga kababayan, si mismong Labor Secretary Silvestre Bello nagpunta roon, nagstay, tiningnan at inayos pati yung kanilang pay at saka pinaharap pa kay Presidente kapo. So, nahiwala ito sa Pilipinas, dumating lang kailan lang. Grounded din kasi itong mama na ito. Alam yung problema talaga sa baba. Ano? Dole Secretary Silvestre Bello, magandang umaga po sa inyo. Good morning. Morning, Aling. Good morning, Jay. Pagod pa kayo, sir. Congratulations, sir. Congratulations thank you, po. Apo. Sir, ito, kwento ko lang, kwentuhan lang tayo. No? Alam namin na nakabalik na dito. Pero nung dinatnan nyo sila ron, ano yung sitwasyon nila? Ano yung salubong sa inyo nung mga sinundo nyo? Eh, talagang hirap sila, Aling. Unang-una, nakatira sila dun sa, kumbaga sa ano, temporary shelter. Alam mo naman, sa panahon ito, yung sa Riyadh, ano eh. Mainit. Sobrang init. 50 degrees yung centigrade. Yung malampas ng 50 centigrade. Mm. 50 Celsius pa, Celsius. Oh, grabe. Ang so, init, tapos ganun. At umaasa lang sila sa yung binibigay na pagkain ng yung korporasyon. Kumisan dumarating, kumisan nawawala, ganun. Kaya malungkot talaga. So ilan po ito? Ilan po ito, di ba? Mga thousands yata ito, unang batch pa lang yung inuwi ninyo. Ano yan, Jake? Di ba mga libo-libo daw po ito? Ito bang, may susunod pa bang mga batches? Oo, meron pa. Marami pa, Jake. First batch lang yan. Sa bagong magkaroon ng yung, alam mo yung parang festival ng ano, ng parang holiday ng mga Muslim, yung Hajj. Oo. Hajj, oo. September 9 yata yun. Kaya pipilitin namin na bago mag-September 9, mapapauwi namin mga siguro abot pa ng 1,000 mapapauwi namin. Ayun. Oo. Pero alam nyo, kahapon may binanggit si Secretary Yase kasi gulat ako sa inyo dahil nakausap ninyo mismo yung Saudi Minister of Labor and then talagang maganda ang reception ng mismong hari doon at talagang babayaran itong ating mga kababayan. Tama po ba yung mga balita na yun? Tama yun, Jake, no? Nakausap ko, nakaharap ko mismo si Minister of Labor nila kasama yung mga matataas na official ng kanilang Ministry of Labor at mismo si yung minister na nagsabi sa akin na gustong tumulong ang hari, si Haring Salam. At winave niya, meron siyang kautusan na winave niya yung mga penalties yung tungkol sa ikama nila, yung mga passport nila, yung exit visa nila. Winay blood yan. Wow. Kaya mapapadali. Grabe. Oo. At saka, ito mo, hindi kayo maniwala. Tinalok niya ang ating ang pangkanilang nari na kwan. Siya mananagot sa pasahe ng ating mga kwan, mga overseas workers. Ah, ganoon? Hindi mo yun. Mm-hmm. Oo. Bakit ngayon lang nagawa ito? Ang siguro ang kailangan lang, hilingin talaga sa kanila, no? Oo, talagang ano, malaking benepisyo yun. Pero, yung nga, bagamat sabi nila, handa-handa sila tumulong na makauwi yung ating mga kababayan, nag-aalok pa sila. Sabi ng Minister of Labor, sabi daw ng ari, kung gusto nila magtrabaho ulit, pwede pa. Ulit. Okay. Opo, at saka,
wala nang mga requirements daw. Ah, ganun. Oh, ah, kaya pala sabi ni... Ba't parang naging accommodating ngayon bigla, Secretary? Oo, oh, kasi alam mo, maniwala ba hindi? Talagang gustong na mga Pilipino overseas workers. Ay, ako naman naniniwala po ako doon. Pero gustong-gusto nila. Pero Secretary, sabi nga natin, alam mo, may yung construction company kasi nitong mga tao na to, di ba, yung Saudi O'Hare, hindi sila mabayaran okay. Dahil hindi raw nababayaran ng Saudi government. Kumusta po yung back pay nitong 1,000 natin mga kababayan? Ayan, mabuti tinanong mo, Jake, dahil mismo ang hari ang nagutos na yung mga construction companies kagaya ng OJ, yung MMG, at saka yung Bin Laden, inutusan sila na bayaran ang ating mga kababayan. At kaya nga tayo nagdala ng abogado doon galing sa Public Attorney's Office. At meron ding binigay na abogado, binigay ng ari mismo na tutulong doon sa ating mga abogado para makuha yung claim, magpapile ng claim. Oo, kaya yun. Teka muna, sir, may tanong po ako. Alam mo, hindi lang kung mga Pilipino hindi nababayaran dyan. May mga Bangladeshi, may mga Indian, may mga ganyan. Tayo lang ba binigyan ng pabor ng Saudi Arabia? Hindi ko alam kung sinama yung ibang nationality. Okay. Pero, alam mo, napansin mo yung minister ng labor nila. Talagang ano, gusto nilang umaari, kulang na lang sabihin sa akin, huwag mo nang pauwiin. Oo, kasi nung una kong statement kasi, sabi ko, Mr. Minister ka ako, I came here for two purposes ka ako. Una, i-deliver ko ka ako yung sulot ng aming Pangulo. Nagpapasalamat ang sa inyong hari na si King Salam dahil dun sa kabutihan na pinakita niya ka ako. Pangalawa ka ako para iwi ko yung aking mga kababayan. Yun ang utos lang aming presidente. Baka na konsensya sa sulat. Panahon din naman na talagang umuwi itong mga itong mga kababayan natin ito. Tagal din nilang nawala. Eh, di ba? Kung babalik siguro sila, sometime muna. Wag agad-agad. Pero, napitla yung minister. Hindi nakapagsalita ng about 5 seconds. Kasi akala niya, lahat ng mga overseas workers natin ang pick. Yan ang pinapauwi ko. Ah, ganun. Ah, natakot. Oo. And then you said, 128 lang po. San libo lang, san libo. O, naiintindihan ko yung reaction niya. Sabi ko, Mr. Minister, I'm only talking about the 8,000 Filipino construction workers who have been stranded and have not been paid. Yung mga iba, ako, there's no problem because they're paid and they're enjoying their work here. Nakahinga. At saka siguro, Secretary, no, ngayon lang siya nakakita siguro na pinasusundo ng presidente yung mga OFW, yung mga kababayan niya. Oo, yun nga. Sabi niya, I like your president. Sabi niya. Ah, ganun? Oo, sabi niya, I like your president. Sabi niya. Sabi ko na siguro naririnig niyang yung mga pitan. Hindi, saka alam nila na pinag-uusapan natin yung Saudization eh. Kasi baka magalit nga tayo, umalis tayong bigla doon. Doon sila kinabahan. Sipin mo, Pilipino, nagagalit, ha? Diba? Pero totoo ba, Secretary, that pati pamasahin nila, sinagot nila, or tumulong ba sa pamasahin? Ipapagamit ni Haring Salam yung Saudi Airlines. Ah, ganun. Grabe, pati aeroplano. Oo, yung Saudi. So, kailan po yung next batch na manunundo tayo, Secretary? September 9. Sabi ko nga, before, mag-uwi tayo ng mga 1,000. Tapos, bago magtapos ng September, magka another 1,000. At unti-unti na natin. Kasi mayroon tayo mga kababayan na medyo nag-iisip na. Nag-iisip na, sabi mo. Mayroon, makuha na nila yung sweldo nila. Makakuha pa ulit ng trabaho. Kaya hindi na kumalis. Mayroon din tayo mga kababayan na, siyempre, sabi na, hindi pre ang pasahe. Panahon na ito makauwi ng walang bayan. Siyempre, you know? Saudi Arabia nagbigay. Pwede pang bumalik ng trabaho. Alam mo, sir, parang hindi ka panipaniwala itong achievement na nagawa ninyo. Hindi ako makapaniwala. Parang pambihira ito. Kung nakita mo yung mga kababayan natin tumating kakahapon, mga lalaki yan, pero marami akong inalamano na maiyak-iyak. Saan sila nag-stay ngayon, pansamantala, after nilang makausap, makaharap si Pangulo kahapon? Meron yung building ng OWA. Kasi may edge sa, paano, edge sa, ano, edge sa, ano,
malapit dun sa Heritage Hotel. Mm-hmm. Merong OWA building dyan. Merong parang dormitory. Pero kahapon, binigyan sila ng tigpa 5,000 ni Presidente. Ako hindi. Eh, siyempre, walang... Pangaswerte nila. Oo nga. Tapos... Lalas, pati ako eh. Oh. Alam ko, makunat ng ating Presidente, pero nabigyan. So lahat ba nung 8,000 o 1,000, bibigyan ni Presidente ng ting... Saan niya kukunin yung budget? San kinuha? Nabigla ka eh, di ba? San kinuha yun? Sa kanya yun, sarili niya. But anyway, sabi nga natin, ano po ang reaction naman nung mga natira na nandun? So, nagulat ako, gulat na gulat ako. Binigyan nyo, libre, libre aeroplano yung binigay. Nangangako ng trabaho. Pagkatapos di ba, pwede silang bumalik. Eh dati, nagkakalit lang sila roon, namumulot na lang ng basura. But suddenly, biglang naging galanting, super galante itong hari ng Saudi. Is it because believe kay Duterte yan? Or like dahil sa galing ninyo? I like your president nga eh. Oh. Ayun nga, you like your president. So ano reaction po ng mga nandun? Lako, tuwang-tuwa sila nung sinabi ko na makakauwi sila na walang bayad kako dahil unang-una, alam mo, Jake, Sakalit, ang presidente nagbigay din ng kanyang contingency plan. Ah, ganun ba? Para pamasahin nila. Para pamasahin nila. Pag gusto pala talaga, pwede. Nagbigay sa promise contingency plan na 200. 49 million. Eh, yun sana ibabalita ko dun sa mga kababayan natin na, huwag na kayong mag-alala, diligtan kayo ng ating Pangulo ng pampasahe ninyo. Nagkataon, kinalukan nyo tayo. So, may savings pa. Nakatipid pa tayo. Nakatipid pa. Pero ang hari po ba ng Saudi ay may balak ting makipagkita kay Pangulong Duterte? Because mukhang, naaaliw siya sa ating presidente. Is amused, believe siya. Tama, Arlene, sabi nung minister nila ng labor, sabi, pagdating ng, kasi nagbabakasyon ng hari eh. Nagbabakasyon. Ganong panahon kasi yung tag-init. Nagbabakasyon sa medyo malamig-lamig na lugar. Mm-hmm. At lalo dahil bago mag-hatch, dahil siyempre, pag mag-hatch yan, nandiyan ang hari. So, sabi niya, the king is very excited to meet your president. Wow. Sabi, you know? Sama tayo. Sama tayo. Anyway, secretary, alam nyo, nung uri niyong nakita yung 8,000, siyempre, miniting niyan, lahat siguro yan, puro reklamo, umiiyak sa inyo at gusto na talagang umuwi. Diba? But after announcing all of this, how is the feeling sa inyo? Unang-una nga, sabi ko nga sa inyo, Jake, that talagang nakakaawa ang ano nila. Talagang sabi nila, gusto na namin umuwi, tulungan mo kami. Kaya sabi ko, gagawa ko ng paraan. Ako sabi ko ating Pangulo, kung paano tayo makakauwi lahat. Sabi ko, pero ito ngayon, medyo maganda ng kanilang simplada. Nakangiti na sila, hindi kagaya nung una kong dating, nawalungkot sila. Lungkot-lungkot nila. Nagulat ba sila na mismong labor secretary ang pumunta ron? Yung ating 8,000 Pinoy? Sabi nga nila ngayon lang mayroon daw secretary. O isipin mo. At saka siguro, time to talk to the labor attaché na nandoon. Kasi before ito nangyaring lahat, ito hindi lingid ito sa inyo. No? Laging nire-reklamo ng mga OFW natin doon. Yung mga umaharap mismo sa kanila na naroon na nakatalaga. Pero nagbago na. Labor secretary. Ayan na. Ikaw na attaché yata mo si... ikaw na attaché ngayon. Personal ka na nandyan. Anyway. Yung ano, the labor attaché Arlene. Di ba meron akong recall order? Apo. Pinaparecall ko yung dalawa, yung sa Jeddah. Jeddah at saka Riyadh. Mm-hmm. Nire-recall ko siya kanila para magpaliwanag sila ako na bakit naman. Ganun na lang katagal nila mag-action. Inintay pa nila na mahigit ang taon na nag-ihirap yung ating mga kababayan para iparating sa akin. Siguro pinarating nung araw. Hindi ko alam kung pinarating sa mga namumuno doon. Pero hindi na-action na. Pero hindi, dapat ang emergency yun. Ang normal po kasing ginagawa, magpapadala ng USEC. Diba? Tapos yung USEC, nakokoordinate pa sa DFA. Dapat weekly. Ginawa ninyo, kayo mismong labor secretary pumunta, no? Kayo nataranta yung Saudi. Alis na ba yung mga Pilipino rito? Ba't nandyan si Secretary Bello? Ganun na natin. Anyway, so sige po. Sir, ito siguro huli ko na lang. Panawagan nyo na lang doon sa 8,000 mga kamag-anak. Mga kamag-anak na 8,000 nating kasama doon. Ano po ang mensahe ninyo sa kanila? Mga empleyado ng Saudi O'Hare? Sa
sa aking mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, lalo-lalo ng sa Alcobar, sa Riyadh, sa Jeddah, nais ko pong malaman ninyo na ginagawa lahat ng ating Pangulo na paano kayo may uwi, no? Pero yung gusto namang magpamanatili dyan, eh, titingnan natin na maayos yung mga lilipatan yung trabaho. Yung gusto kong malaman ninyo na mahal kayo ng ating presidente, araw-araw ang umaari, kada cabinet meeting, walang sinasabi sa atin ng presidente, kundi iuwi mo na yung ating mga kababayan. Ayaw kong naghihirap ang ating mga kababayan. Kaya wag po kayo mag-alala, mga kababayan, ha? Gagawa kami ng paraan para mapayos natin ang inyong kalagayan. Pero, yun lamang po. Pero, Secretary, talagang binibiro ka talaga ni Presidente, ha? Oo. Close naman talaga sila, eh. Dalawa daw. Eh, alam mo, pati natatawa ka ako, sabi ko, buti, Secretary, hindi napipikon na. Ay, di. Hindi mapipikon. Talagang, pero, Secretary, ha, sama kami doon sa next batch, ha? Oo. On marami, air, oh. Maraming impact kasi yun, eh. Sige, sir, maraming salamat po sa inyo, Secretary. Salamat. Bebot Belly. Good morning. Thank you, boss. Abay, nakita mo, ang dami natin na kuro. Libre pala yun. Oo, libre. Hindi 8,000 yun. Pilipinos. Pero meron na palang inalat, di ba? Grabe, kung sakaling, 249 million. Kung sakaling hindi nilibre ng hari ng Saudi Arabia, eh may pambayad naman na pala. Tapos hindi pa yun. Oh. Inalok pa sila ng trabaho pabalik. Mm-hmm. Sabihin, para magbabakasyon. Oh, pero uwi muna dito, di ba? Pakilalanin nyo muna yung mga anak nyo. Alam mo, isa lang. The sad fact about OFWs. Pero, wala na sila halos relasyon sa pamilya nila. Pero sa sobrang bait nitong hari na ito, baka kala niya kakatukin siya ng Oplan Tukhang. Hindi. Eh kasi na, kasi natakot eh. Hindi siya natakot. Natakot? Alam mo kung bakit? Hindi, natakot yun. Isipin mo, maaari sila at ng Pilipino ron. Hindi, ang understanding niya. Eh, sabi ni Duterte, iuwi mo na yung mga kababayan natin dyan. Naku, sabi niya. Hindi palala. Kaya natakot yung ano. But anyway, Saudi Arabia. Ay, pero ito exciting, ha? Ano? Di, gusto rin mami siya ng hari. Oo. Eh, sino nga, hindi ako masyadong na-excite sa meeting ni Obama at saka ni Duterte. Na-excite ako doon sa meeting ni Obama, ni Duterte at ni Putin. Rumba. sige mga babae, magbabalik po kayo. Napahaba kami, pero ang dami yung balita. It's 8:09 in the morning. Good morning.